I am here because I love my country and I love the people of the Philippines. Work for the nation. Madaling sabihin, ang hirap gawin kung hindi ikaw si President Rodrigo Roa Duterte. Pero pinatatag na siya ng panahon. That is why he walks the talk. Sa kanyang kampanya kontra droga, walang sinisino, pulisman o sibilyan, pinapanagot. Sincero siya sa reformang nais. Kaya nagpatayo ng Mega Rehab Center sa Nueva Ecija para sa 10,000 biktima ng droga. Ang National Bilibid Prison, ang isa sa talamak na tulak sa bansa. Pero isa-isang nabulgan ang mga sangkot na sindikato kaya bumagsak silang lahat. Ang malakas na middle class magdadala ng pangunlan. Kaya tinatapos na ng Pangulo sa buong bansa ang contractualization sa uring manggagawa. May malasakit ng Pangulo na walang hiling nakapalit. Ang OFWs na nawala ng trabaho sa Saudi Arabia ay pinauwi na. Inayudahan ng pinansyal na pantawid sa pangailangan. Inalis niya ang patong-patong na requirement sa mga aplikante at nagtalaga ng one-stop service center. Kaya bumilis ang proseso ng mga dokumento ng OFWs. Pinatigil agad ang tanimbala at pinabilis ang libreng wifi sa NAIA. May mga bus pa ngayon mula airport hanggang sa mga major hubs sa mga pasahero ng NAIA. Pansinin niyo po, mas marespeto lalo ang mga empleyado ng gobyerno at mabilis ang mga serbisyo. Dahil sa emergency hotline 911 para sa police assistance at ang president's hotline 8888 para isuplong ang fixers at abusadong mga taong gobyerno. Hindi na rin parusa ang pagkuha ng driver's license dahil ginawang 5 taon ang visa nito. Kung nagdagdag ang Pangulo ng pondo para sa edukasyon at pinalawig ang sakop ng alternative learning system para maraming bata ang makapag-aral, inuuna niya rin ang may mga sakit na hapos. Natutulungan sila dahil sa Universal Health Insurance. Kumikilos sa isip, salita at gawa. Tinupad ng Pangulo ang pangakong dagdag-sahod sa mga sundalo at pulis. Nasikaso niya pati ang mga sundalong nasugatan o namatay sa laban sa bawat pagbisita sa mga ospital o kampo nila. Para sa masaganang pagtatanim, pinabuksan niya ang pinto ng Department of Agrarian Reform para malayang makapagtransaksyon ang mga magsasaka. Ipinamahagi niya ang 2 bilyong pisong halaga ng agricultural equipment sa mga magsasaka. Sa buong bansa ay inilunsad ang libreng irigasyon. Ipinagkaloob niya ang 358 hektaryang lupa ng Hacienda Luisita na laan sa mga magsasaka. Pangulong may napakalaking puso. Dinagdagan niya ng 1,000 bigas ang 4Ps cash assistance para sa mga hikaos nating kababayan. Sinapat din ang kakulangan ng kuryente sa 22 bayan sa Metro Manila at mga karating po. Ang 50,000 na allowance ng mga Pilipinong atleta para sa Olympics ay ginawang 150,000 pesos. Nagbunsad din ang travel assistance program sa mga pelikulong Pilipino na lalahok sa international exhibitions. Iisa lang ang tahanan ng tao. Ito ang planetang mundo. Naewan kung bakit inaabuso. Ayaw ng Pangulo na may abusado. Kaya ipinasara ang nilalaminahan dahil lumabag sa environmental safety standards at nakasisira ang kalikasan. Pinag-iba niya rin ang mga baklan sa Laguna Lake para mawala ang monopolya ng malaking negosyante at maging patas ang pangisnaan sa mahirap at mayaman. Kasabay ng planong gawing eco-tourism zone ang Lawa. Isinaayos at pinalinis ang baklan, Divisoria at iba pang pampublikong pamilya. Sa gyera, walang totoong panalo. Lahat talo. Kaya nga'y dinaan ni Pangulong Duterte sa mabuting usapan ang sigalot sa West Philippine Sea. Pangkalahatang tigil putukan ang pinairal ng Pangulo sa pagitan ng CBP, NDF, MNLF, MILF at gobyerno. Binuhay niya rin ang nabimbing usapang pangkabayapaan para sa bangsa. Napalaya niya ang biyag ng Abu Sayyaf na 3 hostages na Indonesia at 1 Norwegian at naiwasan ang dahas ng terorismo. Ang tao sa mundo, 7.4 billion. Sa 74 na may impluwensang nilalang ngayon, si President Rodrigo Roa Duterte ay 70 sa talaan ng Forbes. 100 milyong tao sa daigdig ang tumitingala sa ating Pangulo. Iyan ang bilang ng bawat Pilipino mula sa inyong tahanan hanggang sa mga lansangan.
maging sa ibayong lupain pa man. Hudyat na nagkakaisa na nga tayo dahil Pilipinas tayo. Sustainable. The
fiscal position's very strong. You've had a deficit of 2.2% of GDP last year. Seen national government debt as a share of GDP decline. It's around 42% now. It's the lowest level in terms of its share of GDP for 20 years.